Okay, good day po sa klase ko po sa NLPSC. So we will discuss po exclusions from gross income, yung ating pong module 3. Pero short rundown lang po ito nitong regarding po sa exclusions from gross income. So let's start with the word exclusion. Ano po bang ibig sabihin po ng word na exclusion? It's basically kabaliktaran po siya ng word na inclusion or included. Included means kasama. So, ang kabaligtaran rin po ng excluded is hindi kasama. Or yung mga hindi mo i-consider po from your gross income in computing po taxable income po ng isang tao or isang entity. So, dito sa pinakaunang part po natin, nitong ating module, actually, I-introduce po sa inyo yung parang overall picture po ng computation po for the taxable income. So, ang una po natin pong dapat matutunan is paano po i-compute yung taxable income. Kasi po, yung taxable income, yun po yung gagamitin po natin dun sa tax table, wherein kapag ginamit po natin yung tax table with the taxable income, lalabas na po yung ating babayarang tax or income at tax. So, in a way po, sinimplify ko na siya dito. So, ang kabilang lang dito actually is apat lang. Parang apat lang po yung parts niya. Yung gross compensation income, nakita nyo na siya sa module 2. So, of course, ito yung pinaka-emphasis natin kasi for majority po ng mga Pinoy is compensation. Yung kanila pong pinagkukuhanan po ng income. And nakita natin dun sa module 2 yung mga klase po ng gross compensation yung may consider po natin dito. Pero again, actually po, dun pa lang sa module 2, may mga nabanggit na po dun kung saan magiging exempt po yung isang exempt compensation. Exempt or basically excluded or hindi po kasali or non-taxable, pwede rin na term. So, halos pwede mo yung pagbalik na rin. Non-taxable basically means hindi siya taxable, di ba? So, hindi siya may include dito kasi ang hinahanap natin is taxable income. Well, exempted, so hindi kasama. So, pwede po yan. So, itong, nandito na po tayo sa part po na ito. Sa nilalas po, hindi kino-consider po to come up with taxable compensation income. So, after that, after natin makuha yung taxable compensation income, we'll be having some short or hindi talaga in-depth na discussions naman po ng taxable business income, and then maybe papiwan po natin yung other non-operating income. So, after that, kukunin nyo lang po lahat yung sum nila. So, pagsasamahin, samahin mo lang. So, doon na po lalabas yung total taxable income. To, kumbaga, simplify that is, lahat ng taxable nga po na kinikita ng isang individual o entity po na ma-applyan pa rin po ng income tax. Take note po natin, para hindi po tayo magkalituhan, income tax is isa lang pong klase po ng tax. Isa lang siyang klase po ng tax. May iba pang klase ng tax wherein yung ibang klase po ng income, like yung kikitain mo sa mga passive income, yung interest and etc., is tinatax na po doon. May sariling tawag po na tax para sa mga ganong klase po ng income. Ang tawag po doon is final tax. So, ayan. So, tayo po ngayon is nakafocus pa lang po tayo sa tinatawag nating income tax. So, dito po sa taxable business income, na-present ko na po dito yung isa pang computation. Actually, nakita nyo na rin po ito sa module 2. So, wag na po natin yung masyadong i-focus. Dito po tayo. Exclusions from gross income. So, ito nga po yung mga hindi po taxable po na income. So, I think nabasa nyo naman na 13th month pay, compensation received under employee's convenience benefit rules, proceed of life insurance, and blah blah blah. Yung iba dyan, meron po siyang sarili po na in-depth discussion dito sa mismong module. Now, I think may nagkalituhan dun sa ating pong module 2 regarding number 8. Ano? So, sa retirement. Ang sinasabi po dito, again, listahan po ito ng taxable. Ang sinasabi po, pag retirement benefit po, kapag na-meet niya yung A, B, C, yung D, may D ito dun sa module 2, di ba? Which is basically ito, reasonable private plan maintained by the employer. Pag na-meet niya po yan, yung A, B, C, is hindi po siya taxable. Okay? So, kapag hindi niya po yan na-meet, o isa dyan hindi niya na-meet, magiging taxable na po yung retirement benefit. So, take note po natin yan. So, malamang po ang pinaka
nakapagpalito po sa atin is yung de minimis. Pero before that, balikan lang natin yung itong my illustration. Ang illustrate ko po is minimum wage earners po. So again, ano yung rule po sa minimum wage earners? Ang sabi po dito, compensation income including holiday blah 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 and hazard pay earned by minimum wage earner was no other reportable income. So, sinasabi niya, yung compensation income, holiday pay, overtime pay, night shift, differential, and hazard pay po ng isang minimum wage earner, non-taxable yun. As long, sabi niya, di ba? No other reportable income. As long as wala na siyang ibang taxable po na kinikita. Kaya naman dito sa illustration 1, makita natin, non-taxable po siya, so wala siyang babayaran tax, or wala siyang taxable income, kasi makikita natin na kabilang lahat po yun sa lima. So, nandun yung compensation niya ng minimum wage, overtime pay, night shift, differential, hazard pay. So, lahat po yan non-taxable. Kabilang siya dun sa limang non-taxable compensation po ng minimum wage earner. Pero dito po sa illustration 2 ngayon, dito po sa illustration 2, makikita natin si Miss Josephine tayo, minimum wage earner po siya, nakareceive po siya ng 10,000 salary, overtime pay, social security benefit and sales, commission. So, anong nangyari? Bakit naging taxable po? Again, ano yung rule? Pag meron po siyang isa na ibang income na taxable, magiging taxable na rin po yung kanyang compensation for being a minimum wage, overtime pay, hazard pay, night shift differential dun sa kanyang trabaho. At dito po, meron po siyang isa na other income pa, which is sales commission. And because may sales commission po, lahat po ng iba pa, yung lima na yon is magiging taxable na po. Pero take note of course, yung mga binanggit po dito na excluded or hindi po kasama, eh excluded at hindi pa rin kasama. Isa nga po dyan yung social security benefits, which basically pertains po to SSS benefits and kabilang po siya dito sa mga hindi po kabilang po na taxable. So, yung malinaw po. Now, punta tayo sa de minimis na malamang nakapagpalito po sa atin. Again po, yung de minimis related po siya dito sa 13th month pay and other benefits not exceeding 90,000 per year. Ano ba yung de minimis? Basically, nabasa nyo naman. So, mga iba pang binibigay po na klase po ng benepisyo sa mga empleyado. Yun po yung de minimis. So, pwedeng siya yung basically po yung tinutukoy dito sa other benefits. So, mag-focus tayo dyan. So, 13th month pay and other benefits po tayo. So, ano po ba ang sinasabi dito? Ang general rule po ng 13th month pay and other benefits is that it is non-taxable up to 90,000. So, as long as it is 90,000 or lower, non-taxable po siya. Pero, pag 90,000 po and higher na siya, yung sobra niya po from 90,000 is magiging taxable. Gets po ba? Kumbaga, para po siyang timba. So, para po siyang timba na ang pwede lang pong pumasok or makontain po ng timba is 90,000 worth po ng pera. Kapag meron pong sumobra dito sa timba, syempre, pag yung timba, pag sumobra yung tubig, aapaw, di ba? So, mahuhulog. Diba? Aapaw po yung tubig. Mahuhulog. Yung mga nahuhulog po na yon, yung apaw niya from 90,000, lahat po yun is magiging taxable na po. So, yan po yun. Yan po yung concept niya. Kaya ang term na ginagamit ko po is ceiling. Kasi nga, ito yung ceiling lang ng taxability. 90,000. Pag may sumobra, yung sobra niya po, taxable na po. So, halimbawa po, pag 90,000, pero yung 13th month pay and other benefits mo is 95,000, may sobrang 5,000. Yung 5,000 po na yun, kabilang na po siya as a taxable income. So, kabilang na po siya dun sa gross compensation income. So, mabibilang na po yung 5,000 na yun, ha? Sobra. Now, meron din tayo dito nga, de minimis. Ito po mga de minimis ngayon, may sarili-sarili din po silang mga ceiling. So, nilista na po natin siya dito. Halimbawa, uniform and clothing allowance, 6,000 po yung ceiling per annum. Anong ibig sabihin ng annum? Annual. So, ang ibig sabihin niya, up to 6,000, non-taxable siya.
So, ano ibig sabihin? Pag yung clothing allowance is 5,000, wala ka lang dapat i-consider po dito. So, zero. Yung idadagdag mo dito sa 13th month pay and other benefits. Pero pag sumobra po from 20,000, yung sobra niya naman, kasama po siya doon sa 13th month pay and other benefits. So, puntayan natin yung isang illustration. So, we have Mr. B. Total basic salary po na 900,000. 13th month pay, 75,000. Then, clothing allowance po na 20,000. So, mag-focus lang tayo muna dito. Kung may mabibilang ba from the 13th month pay and other benefits. So, again, anong sabi natin kanina? 90,000 po yung ceiling. So, meron ba siyang 13th month pay? Meron siyang 13th month pay, di ba? Pero yung 13th month pay, wala nga pong ceiling. So, yung 75 po, nandito na siya agad sa 13th month pay and other benefit. May isa pa siyang de minimis or other benefit other than the 13th month pay po. Yun nga po yung clothing allowance. Na may ceiling po ngayon na 6,000. Yung na-receive niya po na clothing allowance is 20,000. Again, up to how much lang po yung taxable, ay non-taxable, I mean, 6,000 po. So, 20,000 po yung na-receive niyo ng clothing allowance, pero 6,000 lang po yung non-taxable. So, may sobra, di ba? So, 20,000 minus 6,000, ang sobra niya po is 14,000. So, yung 14,000 po, again, hindi pa po yan taxable. Kasi yung 14,000, idadagdagdag mo muna siya dito sa 13th month pay and other benefits. Meron na tayong 75, then meron po tayong 14, so 75 plus 14, we have 89,000. So yung 13th month pay and other benefits po ni Mr. B, 89,000, 90,000 po yung ceiling para dyan, may sobra po ba? Wala, kasi 90,000 minus 89, or 89,000 minus 90,000, marireceive nyo is negative 1,000. Or basically, mas mababa pong amount yung 89,000. So, dahil hindi po siya, or wala pong sumobra from 90,000, makita po natin yung sagot, 0, di ba? 0 po. Wala pong kabilang po dito na isabable po sa taxable income. Kasi wala, hindi nga po siya sumobra from 90,000. Binagyan ko na po kayo ng presentation po ng table para mas madali nyo po siyang gawin, di ba? Again, pag ganito nyo po siya present, sabi ko dito, if negative, it is not taxable. If positive, it is taxable. Diba? So, kasi pag 89 minus 90, makukuha mo dyan negative 1,000. Negative po yun. Which means, hindi sumobra. Kaya, 0. So, ang kanyang taxable income lang po is 900,000. So, yun po yung sa de minimis. So, dito tayong konti. Sa life insurance naman po, again, non-taxable din po siya. So, kapag yung life insurance po kasi yan, meron nga pong proceed yan, may makukuha ka kapag namatay, di ba? So, ang general rule, that is non-taxable. Unless, ayan, yung insured person po hindi namatay at pinili niya pong kunin yung proceeds. Ano, pag pinili niya pong kunin yung proceeds, nandito po yung computation. Nasa illustration 6 niya. Ibawas mo yung binabayarang total annual premium dun sa proceeds. Yun po yung magiging taxable gain po. Then we have gift, bequest, and devices. Basically, ito na yung sinasabi ko po kanina. Ito po, in a way, is kita, di ba? Pag niregaluan ka, kita yan. In a way, di ba? Kasi naging risk po yung pagmamayari mo. Now, ito po, hindi siya applicable sa income tax, pero it doesn't mean po na wala siyang babayarang tax. Iba lang po kasi yung tawag or ibang tax na po yung application, applicable po dito sa gift, bequest, at devices. Yan. So, that's our exclusions po from gross income. So, if you have any other question pa po, either sa comment section sa baba, sa klase ko po, of course, dun sa group natin, pwede nyo pong i-post po doon.